lang. Yan siya, simpleng-simple. So, nandito nga tayo sa pinagkakaguluhang baga, no? Kung tawagin nga ni Nanay, dito nga daw po yan sa Tayuman, Katamanan, at sa damakmak na baga po yung nandito. Ganito yung procedure nila, tinutusok dito at may bumibili na kagad. Ito naman, na yan ang gagawin dito, ba't napakarami nyo nandito? Kasi ano yan eh, yung ka-marinate na yan. Ka-marinate. Pag ka-marinate na ganyan, ilalagay naman dyan para yung pinag-marinate yan, lumasa. Lumasa. Tapos niyan, ipiprito naman. Since na marinate mo na siya, nailaga na to, malambot na. Ayoko. Ayoko. Bago kasi anuhin yan, uhugasan mo yan, ilalaga mo muna. Sa kalderong malaki. Pagkalaga, uhugasan nila. Tapos saka i-slicing na. Pag na-slice na, kukuha na nila sa, imamarinate mo yun. I see, no? Ito baga ng baka ba ito? Baka. Baka. Isa araw-araw na, nakita ko yung laki po ng mga alos, hindi timba ito. Parang drum na maliliit, no? Mini drum. Gano karaming baga ang nakalagay dito? Mga 30 plus, gano'n. 30 kilos. Dati talaga, no? Hindi pa nagpa-pandemic. Nakaka 50 kilos. 50 kilos? Wow! Ang dami. Ay, kaya lang ngayon, naanuhan na. Ang dami ng nagtinda ng baga, unahan na sa baga. Ayun, nakakaubusan ha? Nakakaubusan na. Dati, pumamili ko nung ako pa lang, alas 4 pa lang, namimili na ako. Eh ngayon, kailangan, alauna, nandun ka na, nag-aabang ka sa kanina. Sa ilalabas na baga ha? Ito po ba sa Bitas to? Saan kinukuha? Diyan lang din sa Blooming Tree. Blooming Tree. Okay. Kaya marami kang pupuntahan sa kanila na? Para makakuha ka ng ganyan karami. Karami. Eh, may kahapon, wala kaming tinda kasi walang ganong katay. Oo. Pag kukunti lang ang tinda mo, wala rin mangyayari. Ganun na nangyayari, no? Talo ka. Talo ka rin. Sabi mo, matagal, ilang taon na ba yan? Kung mga 30 years meron. 30 years ka nang titinda ng baga dito, ha? Pero hindi yumaman. Pero hindi daw yumaman, sabi ni Nanay. And then, nakita ko, hiwa-hiwa na di, pinagtsatsagaan niya yung hiwa-hiwa na ganyan. Hindi ako. May mga kasamaan ka? Kapatid ko. Yun na tumutulong sa'yo. Saka pamangking ko. Yun. Silang dalawa ang nag-i-slice niyan. Yes. Maaga pa lang, pagkaluto, nag-i-slice na sila. Pagka-i-slice nga, imamarinate na nila yan. Matanong ko na, gustong pumunta ng mga tao dito, saan ka ba nila o anong oras ka nila matatagpuan dito? Ngayon, tinatanghali kasi kami ngayon dahil sa init. Mainit. Ang init-init. Wala ang tao ngayon, ang labasan yan, itong ganitong oras. Hapon na? Medyo hapon-hapon na. Ito nga po, nandito kami ngayon, mga 4 o'clock na. So, ito, nagsisimula pala sila magtimpla, magtuhog, at maglaga or magprito na nitong pritong baga, no? Ng baka. Ayan ha. Araw-araw nandito ka, Nay? Oo. Eksakto bang address ito, Nay, nga ulit? Tayuman, Katamanan. Sa kantong-kanto lang kayo nakapwesto, kantong-kanto, no? Kantong-kanto lang ng ano. Kilala na ito na mga nagtitinda rito, halos lahat. Kilala na kilala, rito. Kilala na kayo. Oo. Ito, panguling tanong na lang, Nay. Itong baga na to, ang daming bumibili, ang dahil kumakain. Ano ba special dito? Awa ka sa kanila. Hindi ma. No comment. So yan ay, maraming salamat. Siyempre, tikman na nga natin itong pinagkakaguluhang baga po dito sa Katamanan, sa Tayuman. No? At tabi ka dito sa likod po, no? Simbahan to ng Immaculada. Tingnan nyo naman itsura nito. Pinaliguan na po ng sili. Tikman natin yan. PJ, nako, ito na yung sinasabi ni Nanay Deli na baga. Oo. Andyan siya, pakita niya lang. Ayan siya. Nakatugtog na, 3 piraso per stick. Noon daw, nakakakalat lang dito, tuhog ka lang ng tuhog. Kaya sabi ni Nanay Deli, nayayari siya. Sumusobra yung tuhog, no? At siyempre, kita niyo naman kasama ko. Nahugot ko dito sa gilid, kumakain dito. Napaka, anak mo, malakas kumain ng baga. Pakala mo? Nicole. Si Nicole. Na yun, no? So, sabi ko, sumama ka, kumain tayo ngayon ng baga dito. Sige, tira. Meron na siya nakalagay, meron kulang pa daw. Kailangan niya mga 12 perasong stick daw sa isa kasya. Hindi
na kasi ito. Tikman natin, ha? Okay. Yan siya. Simpleng-simple. Baga, marinated baga at piniprito. Yun po ang baga ni Nanay Deli dito sa Tayuman, ha? Bibilangin nyo lang, ang style dito, kung ilan yung stick, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pesos isa. So, 25 pesos kagad. Kuha tayo ng suka, chef. Tayo suka natin. Yan. So, ang dami mo natin kasama, ha? Ito, tumutusok din dito. Ay, please subscribe. Biyahing food trip ni Boss Bill. Ayan, sir. Okay, Banat. So, nandito nga po tayo sa gilid lang ng kalsada. Noon, tagal na pala nitong nagtitinda ni Nanay Deli. 30 years, to be exact, nung kanyang ikwento sa atin. Biray na natin baga. Napaka, pag inahin mo to, talagang isusubuan lang, yari na eh, no? Wow! Mmm, what's up, Alex? Parabat? Sarap. No? Hindi ganun kaangang. At saka yung lasang ano, lasang baka, no? Alam mo yung mga taba ng baka? Sa lugaw, no? Ayun yung lasa niya. Tapos, tama yung tamis para sa akin. Ikaw, chef, kung sabi mo? Sa akin, okay yung suka niya kasi hindi kayong nabibiga. Meron na titinda nito, chef. Alam niyo yung iba, no? Nanik, nutuwa ka na ka rito. Ang tendency, maudostes, tawag na. Square-square, parang cubes-cubes ang itsura, no? Ako sa usaw-usaw na suka, ang kulay, medyo maitim, parang gano'n, no? Dark color yung suka. Ito, maputi. Amang tama yung asim. Kaya hindi maanggo, Alex? Yun lang, ang ganda. Wow. Lambot, no? Nagluluto ka ba, Nick? Hindi. Kaya kung malilanda kumain. Tama po ito ni Manila po, di ayaw magpakit sa camera. Ano ka naman dito? Ayaw. Ang sarap, nakaka... Pag bumili ka, describe natin siguro siya para sa akin. No? Pag ayaw mong tigilan, no? Gusto mong kumuha na kumuha, yun. Harahanap pa natin mo, no, Alex? Wow. Okay, ha? Abos agad yung akin. Limang pilaas yung yahe ko. Baka pa niya. Okay na po. Ayaw na daw niya. Saan tutong? Tutonggay mong ganyan. So tayo, chef. Perfect. Saan yung nakakatawa sa kanya, Alex? Hindi, ang liliit ng diba, katulad ng iba. Malaki, no? Oo. Tapos, 5 piso. Mura na. Sa ngayon nga, sabi, hindi na yata 3, 4 yun eh. Magkano na yun? 4 lima. Ganun mo? 4 pesos, 5 pesos, no? Pero ito, ganito ang iwa. No, maliliit pa ito, malalaki. Pero ito, parang sulit. Enjoy mo. Habang kinakain. Patok! Fairness, ha? Lasa, lambot, kalidad. Double check sa akin, tasa. Yes? Ayos? Ayos na, no? Pero? Manila Foodie Approved! Kita nyo naman, ha? Manila Foodie Approved. Pag ito pa naman, sinabihin yung hindi foodie. Ewan ko na lang. Four! 2, 4, 6, 7, binibilang ko yung stick ko eh. Nahulog ko na yung isa. Kuha ba tayo? Kuha kayo ng kuha dito. 8, 9, 10 na. Uy, no? Wow. Bagong luto. Napalamig ng konti, tutugtugin po nila nanay. Kumbaga, sinusukat na nila tatlong piraso. Para nga naman, hindi sila ay, madugas. Sumusobra. May sumusobra kasi nadudugas eh. Ano? Di ba? Wow! Hap! Nakatawa! Diyan ako sa inyo nanay, sabi ko. Nanay Deli, sabi ko, anong sikreto? Sabi niya, hindi niya rin daw alam, ba't gusto ng tao? Pero, alam niyo po, itong baga, one of the best na gusto natin mga Pinoy, no? Street food dito sa Pilipinas. Ang dami nang nagtitinda nito. All over Metro Manila. Makikita niyo ito. Sa mga natatakam po dyan, ito, bisitahin nyo ang tindahan ni Nanay Deli. Dito sa Tayuman, chef, no? Sabi ko lang na, no? Kumbahan na makulada. Nakubo ko dyan ka. Ang suka eh. Yung asin ko dyan eh. Santong gapa. Yup. Yan. Tatapusin na namin episode na to. Babanat pa kami. Si Nicole kasi nahihiyang tumuhog doon. So, para... makabanat ng makba. Alam ko nagpipigil lang ito kasama natin siya, Pe, no? Ayan. Okay. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat naman sa inyo.
Sana sa susunod na episode, kasama pa rin namin kayo. Ako po ang Lico Chico Dex. Sama pa rin si Chef PJ at si Nicole na nandito. Manila Foodie approved daw. Bye-bye! Turismo app kainisol, turismo app kainisol, turismo app kainisol, hindi ka na mag-isa kasi kasama